surprise ng ganito. Ako, ngayon din ako nag-surprise ng ganito. Siguro ano lang, kaya maraming babaeng dumating sa akin or dumaan, tapos hindi binigay ni Lord sa akin yung gantong moment or yung ganong klase ng babae. Kasi may darating na ikaw. Alam ko na parang ang bakit ang simula natin kung paano tayo nagkaroon talaga ng ganito. May karelasyon ka pa noon. Yun. Pero masaya pa rin ako na dumating ka sa akin. Siyempre, kung yung iba iisipin nga nila na inagaw lang kita, ganun. Pero na-explain naman na natin na ang galing lang ni Lord na doon ko napatunayan yung kasabihan na ano. Tingin ka pa ng tingin sa iba, yung pala yung para sa'yo nakaharap. Yun yung tumatak sa akin na salita. At ang galing lang ni Lord na kaya pala niya pinadaan lang sa akin lahat yung mga dumaan sa akin. Kasi sabi mo nga, may darating sa buhay mo na magiging parte lang at magiging lesson. Sila naging lesson lang talaga sila sa akin. Naging parte lang sila ng panandali ang buhay ko. Pero ikaw, para sa akin, ikaw na yung gusto maging parte ng buhay ko pang habang buhay. Kaya ang message ko sa'yo, Mami, maraming salamat sa pagtitiyaga, sa effort, sa pakikinig ng drama, sa mga bagay na minsan parang anlayo na pero pinipilit mo pa rin ilapit sa usapan. Yung mga ganong bagay pa. Yung pag-intindi sa pagiging immature ko. Sa mga panahon na umiiyak ako, nakikinig ka. Kasi di ba nga dati, wala naman nakikinig siya. Pero nung dumating ka sa, nung nagkaroon na tayo ng ganito, naramdaman ko sa sarili ko na may nakikinig na sa akin. At kinoyo. Gusto ko magpasalamat sa'yo sa partner. At saka, lagi kong sinasabi sa'yo na handa akong isuko yung buhay ko sa'yo at sa kay Tyrone niya. Alam ko na kinausap mo na ako na siyente kong sakali man na maging tayo. Hindi mo kailangan ma-pressure maging tatay kay Tyrone. Pero para sa akin kasi, pag nagmahal ka ng single mom, full package yun kasama yung anak. Tsaka alam mo yan, Mami, wala pang something sa atin dati. Talagang mahal ko na si Tyrone. Close na talaga kami. At lalo pa ngayon, syempre na nandito na tayo sa stage na ganito, mas lalo kong mamahalin si Tyrone. Siguro lang ano, ewan ko ah, ayaw ko kasi magsalita na talagang tayo na eh. Siyempre, meron kong ako talagang gusto ko talaga. May naisip lang ako na siguro kaya hindi binigay sa akin ni Lord na magkaroon ako ng anak sa iba. Kasi darating ka nga, tapos merong tayo niya. Ganun. Nahanda akong isuko yung buhay. Alam mo, naiyak na ako. Alam ko. Pero nagpipigil ako. Alam ko, nakikita ko sa mata mo. Kasi ayaw ko kasi gusto kong mag-explain sa'yo ng maayos nang hindi ako yung hindi maintindihan ko. Kaya, ano? Kaya, hindi mo ko niyakap ka yan, okay? Oo. Ina-explain niya sa akin. Gusto ko lang din mag-explain about doon. Kanina talaga, nung umiiyak si Mami, hindi ko siya nayakap. Kasi nastan ako sa reaction niya. Mm-hmm. Hindi ko yung ina-expect na kahit na magugustuhan ni Tony yung ganitong bagay. Sobrang nabigla rin ako. Kaya, nung hawak ko yung paso kanina, nanginginig pa ako eh. Pag ganyan ako, hindi ko siya nayakap doon. Kasi baka sabihin ng mga tao, na ba, hindi mo malang niyakap, umiiyak.